Bawat bansa may kanya-kanyang dessert na ipinagmamalaki. Kung dito sa Pilipinas ay may yema o pastillas, alam nyo bang may paborito rin minatamis ang mga Brazilian? Ang brigaderos. Bukod sa malinamnam nitong lasa, malaki ang parte ng brigaderos sa mga Brazilian families. Nagsisilbi kasing banding na mga magulang at kanilang mga anak ang paggawa nito. Bawat Brazilian kids siguradong alam kung paano ito lutuin. Tuwing birthdays, kasalan at kahit anong okasyon, present ang brigaderos. Pero alam nyo bang simple lang itong gawin at very affordable ang ingredients? Kaya, let's start cooking dito sa Alam na Dish. Ayan! O, diba? Andito na ako agad. Ang, from Brazil dito. Ang lapit dito. Na, walking distance. Sobrang lapit. Yeah. Oo, Brazil Street. 55... sa Cubao. No, ito. Ito naman mga kada, meron akong ituturo sa inyong lahat na magugustuhan nyo. Hindi ko alam kung maalala nyo ito. Dati nagawa na natin ng ibang version dito sa kada umaga. Pero for summer, gagawin natin siyang coconut. Okay. Okay? This is called brigadeiro. Yung pinag-uusapan nyo kanina sa Brazil. Paano sabihin? Brigadeiro. 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 Diyan sa agenda ko. Wow! Relax! Okay. Itong brigadeiro sa agenda natin dito, ang kailangan lang natin ay butter. Butter. Butter with accent. So butter. We need butter. Okay. We need coconut flakes. Kung ano man meron kayo dyan. Mm-hmm. Ano ba yung Tagalog dito sa coconut flakes? Wala. Yan na yun siya yun talaga. Yun na yun. Ito, baka tama ako dito. Nyog! Nyog. Nyog na flakes. Ito, ituruan mo ako sa Tagalog, yung coconut milk. Gata, gatas. Gata. Yun yung ano, sabi ko sa inyo eh. Gata. Condensed milk, lahat ng Pinoy yan meron. Yan ang gatas. Yes. Okay. And coconut powder, I mean, cocoa powder or cocoa any chocolate powder. Cocoa powder, the one that kids like with milk. Pa, ano, amiga, pag sinabing brigadeiro, chocolate talaga siya. Or pwede nilang palitan to, just in case. Pag brigadeiro, it's chocolate. It's a chocolate dessert that you will make it as a little... Parang ano? Yema? Parang siya yema, but it's more of like when you go to a birthday party. Anyone, even when you're watching a movie or something, nagagawa mo yan. And then the kids also, you put some butter, and then you make them bilog-bilog. And then when you go to a birthday party, full yan, puno. Iba-iba. The entire table. And it's cheap, mura lang mga kada, pwede nyong gawin. Magkano? Below 300 pesos, you can make more than 50 balls. Perfect. Perfect business. Ay, pwede yung up. Pwede oh, yes. Business. Kaya okay, gawin magsimula na po natin to. Anong gagawin natin? Okay, so very easy. Sobrang dali niyang gawin. Ayan mga kada, nakita nyo po sa inyong TV screens yung ingredients na kailangan natin. Kaya naman, kung meron kayong time or nakaschedule kayo mag-grocery, ayan yung pwede nyo pong bilhin. Masarap din tong ano snacks na mga chikiting. Correct. Perfect. Diba? Kaya gawin na natin. Ano so here, una? People think they're gonna start with the butter because the butter is here. Pero ang totoo ay you will start with the condensed milk. Gatas. Uh-oh. Alam mo ang gata sa Portuguese? Oo. Cat? Yeah. So, lechon? Yes, like si lechon. Like meow, lechon. Meow, gata. Di ba masyadong mataas to, amiga? Medyo mataas. Pwede naman mabaan natin. Yeah. Ayan. And then, you put the chocolate. Chocolate powder. Okay? So, imi-mix-mix mo siya. Ganun lang siya kadali. So, dapat nasa pan talaga. Nasa pan talaga. That's where you mix everything plus yung butter. Until, so imi-mix mo siya. Uh-oh. Until you can see the pan dito, na ganyan, no? You see yung, how do you call it, ilalim? Oo, yung ilalim. Yung ilalim. After it looks like a chocolate talaga. Dapat super... ano na siya, na-mix na together. Oo, so let's mix, let's mekus-mekus, and kwento-kwento. Sa Brazil, amiga? Oh, or yes. Binibili mo lang din? No, we literally make it at home. Of course, bumibili din namin yan. Hindi binibenta. Hindi ko siya na-try ibenta, but because nasa abroad na ako ngayon, OFW din ako, di ba? Sa amin, kumbaga. So, nakikita ko ngayon, abroad, just the same as Filipino, di ba? When you have like dishes that you cook outside of the Philippines, ang mahal, pwede ibenta. Kaya nakikita ko dito sa Philippines, may mga iba. Okay, ito yung twist mga kada, maglalagay tayo ng... Gata. Ayan. Para medyo summerish na siya.
So gumamit po tayo ng 1 tablespoon ng butter and then 14 ounces ng condensed milk and half cup ng gata. Pero depende pa po yun sa taste. Depende. Kailangan, ano ba dapat yung itsura niya, amiga? Ayan, ganyan. Ganyan. And then, malapot? Malapot siya dapat. And then, makikita mo siya na mekus-mekus siya talaga. Like, na-mix everything. Oo. Na-mekus-mekus. Wala na yung mga bilog-bilog. Alam mo yun? Oo. Kompleto yan. Ito ba yung pang-merienda niyo sa Brazil? Well, yan yung parang pang-dessert namin na usually special. Alam mo yun? Yung parang you really wanna eat a dessert. That's what you look for. It's not siya pang everyday. But some people, yeah, like when you have a get-together, mm-hmm. you will make this one. Mm-hmm. And then hindi mo na siyang gagawin na parang pang-party na style. Uh-oh. Which is yung bilog-bilog na gagawin natin. What you do, you make this, and then you sit with your friends or your family, and then you will eat it lang. Mm-hmm. Ang sarap, mga kada, promise. Pero kailangan nyo siya i-ref para medyo yung consistency niya, medyo iba na. Mm-hmm. So, magiging ganito po siya. After. Oo, after. Yung so, lagay, after niyan, amiga, after ilagay nung gata, ganyan. Ano na natin? Papalamigin na? Oh, can you touch since you have, ano, gloves there? Yan. Uy. You see, pag nilagay mo siya sa ref, ganyan na siya. Sa ref? Siguro 2 hours, pwede na yon. And then, if you can see, this is the version without chocolate. Okay? Uh-oh. So, itong version without chocolate, since tumigas na siya, so ito na, ready na. Ganun lang siya kadali. Yan ang ilalagay natin sa ref. Yes, yan ang ilalagay natin na sa ref. Okay, super sarap na ito. Kahit hindi pa siya fully ready, pwede na ito. At pwede rin ito, ginagamit din namin ito on top of cakes. Oh, oo, icing. Ito na yung pinaka-icing nyo. Correct. Okay. So ngayon, lalagay natin sa ref yan mamaya. Si Emma naman dahil may gloves siya. Ems. So kunin mo yung konting, the one that it's... Hingi din ako ng gloves, turuan din kita dyan. Malagkit. Normally, well, of course, we'll wash our hands and then without the gloves, eh, pag na-wash mo na yung hands, ilagay mo ng butter sa inyong kamay para hindi siya dumikit sa kamay mo. Oo. And then ibilog-bilog mo siya like that. Like what Emma is doing. Perfect, Emma. Alam mo, parang ganito rin yung ginagawa ni Mama, yung Gramble. Oo. Ganyan dapat. Eh, sa aming Gramble lang yun pag dito. Gramble. So, kita mo yung pagbilog-bilog. Ayan. Pero syempre, of course, kung gusto niyo naman siya i-mold ng something else, pwede rin. Mm-hmm. Diba, if you have a mold? Oo, para mas masaya yung mga chikiting, magugustuhan pag nila yun. Pag kumakain ka nito, amiga, ayan, nakakailan ka. Tapos, Before, when I can do, and then you dip it there. When I can do sugar dati, when I used to eat sugar, I eat this every, siguro, 3 times a week. So, sarapin mo rin lang, mga kada. Madali lang gawin. Sa ano? Sa Brazil, magkano ganito, amiga? Mura lang din yun sa Brazil. Na. Very cheap, below like 300 pesos like what we said. Mm-hmm. Pero ang magagawa mo dyan ay more than 20. So, it's really good. And you can also do it in a different way, diba? So, nasa iyo naman din perfect kung paano mo siya. For summer also. Perfect, oo. And you can ref it. And then, matagal. Matagal ang lifespan. Oh, matagal ang lifespan. Meron pa ano dito, parang memory, childhood memory sa Brigadeiro. Oo naman. Ano kasi lahat ng Brazilian children, all the children, marunong na sila magluto nito. So kung si Brooklyn at si Scarlett ay Brazilian, alam na alam nila kung paano gagawin to. Lahat ng kids, uy, pwede ituro. Pwede ituro ito. Kasi nakabakasyon ng kids, di ba? Oo, ayan, summer. Galang siya kadali. Gawin mo lang siya ng bilog. And then, i-dip mo siya dyan sa coconut flakes or flour. Or kung ano man meron ka, pwede rin yung sampang chocolate. Oo. The granulated ba yun? What is meron din sprinkles. Ayan, now pwede na natin siya i-try. Pero I want you to try also the other one that I did para ma-taste mo. Kasi kahit mainit siya, mga kada, pwede mo pa rin siya kainin. Talaga? Oh, sige. Yes. Gusto ko yan. And minsan dinidip ko siya sa mga ibang, alam mo yung mga biscuit tayo. Pwede i-dip. You wanna try? Go! I will try it, kahit hindi pa siya na ano. I'll get you kutsara. Kusina mo ba to? Oo. Okay. Welcome mamaya to my agenda. Ayan na. Naguguluhan ko na yung mga
Yummy. Mahilig ka rin talaga magluto nung nasa Brazil ka? Mahilig ako kumain. I can make the luto, but I can't like slice kung ano man. Alam mo yun, tissue. Ayan, thanks, amiga. Let's try. Mga kada, itry nyo na rin po to, tas magandang business din for actually, you guys. Actually, magandang business. Nakita ko online, Emma, nung ni-research natin to, yung mga ingredients, kung meron sa Philippines lahat, syempre meron kahit saan. Sa US, they are selling this for very expensive, like maybe $1 to $2 per bilog. Pero wow, imagining mo, it's $6 to make more than 20, di ba? So, isang bilog? Isang bilog. Parang nasa 100 pesos. So yung mga kada natin nasa Amerika, pwede magbenta ng ganyan? Pwede magbenta, even here, punta sa Philippines. Punta muna ako Amerika, makakaipon ako doon. Huwag muna, mag-taste ka muna, para pag hindi mo nagustuhan. Sige. Ayan na. Ito muna. Yan muna, oo. Ooh, exciting. Ako yung gumawa. How is the taste? Sarap. Sarap? Now try naman natin ang ating final product na nagawa ng ating kada umaga, peeps. Okay. Let's see kung masarap din siya. Pwede kasi ito yung isang version mga kada without chocolate. Workable din siya. Basta meron kayong coconut milk, di ba? Kumusta? Sarap. So, para siyang yema na may pagka-pastillas na may makapuno. At may idea pa ako, mga kada. Pwede ako gumawa nito ulit dito sa Kada Umaga for summer as well with fruits. Kasi you can use this as a dip, parang fondue na i-dip mo. And then after na tumigas na siya sa ref, ayan, dessert na rin yun. Okay, pwede sa grapes. Mamaya. Ayan, kumakain ito, na si Emma. Nilagyan ko ng chocolate. Oh, di ba? Direk, ayan. Tikman natin ulit. Pag pwede, may chocolate naman. Oo, with kasamang chocolate. Sugar on sugar on sugar. Okay. Pero, syempre, limit lang po, di ba? So, ang tip ko dyan, mga kada, para mas healthy, yung yung chocolate, o yung cocoa powder po na gagamitin natin dyan, pwede yung walang sugar na since the condensed milk is punong-puno na ng sugar. Ayan! At babalikan pa natin later yung may chocolate na igagawin din natin ng bilog siya. Okay. Yan. Pero thank you, amiga. Habang yan, kumakain pa lang si Emma dyan. O, tinan mo na gusto meron ka ba resto? Gusto mong invite yung mga kada natin. Hello, mga Kanet 25! This is Diana Menezes, and for more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net 25 social media pages at Net 25 TV and at Net 25 Entertainment.